So, yun nga mga ka-newbies, hello sa inyo at welcome back sa channel natin. So, for today's video ay magre-rehouse lang tayo nitong ating Pisciloteria narigalis na isang old world tarantula at kilala sila sa pagiging cookish na tarantula at may common name ito sa Abina, Indian Ornamental. So, ipapakita ko na lang dito yung adult form niya. Siya nga pala mga ka-newbies, ito yung pinakaunang cookish na tarantula sa channel natin, which is hindi siya pang beginner na tarantula mga ka-newbies. Kasi ayon sa mga nababasa at napapanood ko, eh napaka-skittish nila at konting galaw lang ng kanilang enclosure tumatakbo at nagtatago na kaagad sila mga ka-newbies. So, di kagaya ng New World Tarantula ay napaka-docile nila kaya madaling alagaan. So, sa susunod na video ay pag-uusapan natin yung mga Old World at saka New World Tarantula. So, yun, mga ka-newbies. So, yun, pinili kong mag-alaga nitong Old World na tarantula mga ka-newbies kasi gusto ko lang talagang ma-experience kung paano sila alagaan. So, hindi ko in-encourage yung mga beginners dyan, mga ka-newbies, na mag-alaga din ng isang old world na tarantula. So, as long as na kaya mo na, confident ka na mag-alaga ng isang old world na tarantula, so, go na tayo dyan, mga ka-newbies. So, nagtanong-tanong din ako sa mga ka-hobby natin kung ilang taon ang ginugol nila na experience para mag-jump up dito sa old world na tarantula. So, pare-parehas lang ang kanilang sagot. As long as na confident ka at saka feel mo na kaya mo nang mag-alaga, pwede na. So, yun mga ka-newbies. Ganito lang ang setup ng ating enclosure. Kasi yung mga pirigalis natin ay isang arboreal. Dapat ang setup sa kanya ganito, pahaba at saka kailangan natin ito cork bark kasi para may akyatan sila. Kasi mahilig silang umakyat mga ka-newbies. Kaya natin sila ililipat kasi wala na siyang aakyatan dyan kasi masyadong maliit na sa kanya yung kanyang enclosure. So ililipat lang natin dito. So temporary lang ito mga ka-newbies. Hindi talaga ganito yung enclosure na maglalagyan natin sa kanila pag permanent na nila na tahanan. So yun mga ka-newbies. Maglagay tayo ng substrate. Diyan yun natin ang substrate. At saka i-setup na lang natin ito. Ganyan ng mga ka-newbies. At saka lagyan natin ng ito, dried mousse. Kasi ito yung gagamitin nila, gagawin nilang dirt curtain nila mga ka-newbies. At babasahin lang natin mga ka-newbies konti. Yun. Siguro okay na to mga ka-newbies. So, lilipat na natin siya. Tabi muna natin to. So mga ka-newbies, need natin ng ganito kasi napaka-skittish nila. Dito na lang natin ilalagay. Ganyan mga ka-newbies para hindi tayo mahirapan mga ka-newbies maglagay sa kanya dyan. So, gagawin natin mga ka-newbies ay maglalagay lang ako ng mga tissue sa gilid. Yan. Para pag nakalabas siya or tatakbo siya ay dyan lang sila tatakbo sa gilid. Ganyan. So ito na mga ka-newbies. Kakailanganin natin dito ay itong ating catch cup. So yun. Yan mga ka-newbies. Hopefully hindi siya magbubolt, hindi siya tatakbo. At saka hop, yun. Parang ayaw niya. Dilipat na kita.
Pwede naman siguro ng idediretso natin yan. Mga kanyubis. Ganyan. So, sana nakikita nyo mga kanyubis. No? Iba ko lang itong camera natin. Yun mga kanyubis. Dami na natin mga kanyubis. Yun, tumatakbo na siya. Oops. Na. So, hanggang na natin ito. Catch cup. Lalagay lang natin ang ganyan mga kanyubis at saka dadaan-daanin na lang natin sundutin niya. Oops. Kunin muna natin tong cork bark niya. Ito lang yan. Ang sigaba niya. Yan mga kanyubis. Yun. Very good. Mga kanyubis. Kapasok na siya sa kanyang enclosure. Oh, yun. Diyan. Mga kanyubis. Yun na siya. Welcome sa bago mong tahanan. At sana'y magiging masaya ka dyan. Ayan, mga kanyubis. So, try natin. Napakainin siya mga kanyubis. Kung kakain siya. Yun. Sana nakita niyo mga kanyubis, no? Wow. So, sa behavior nila mga kanyubis, ang defense mechanism nila is una ay tatakbo sila at saka magtatago. Tapos, pag treatin sila mga kanyubis, yun, mag-threat pose sila. Papakita ko na lang kung paano ang threat pose dyan. Ang threat posture nila. At saka, pag naprovoke sila mga kanyubis, ay mangangagat sila mga kanyubis. Yun. So,
Shoutout nga pala sa kaibigan kong si Rem. Si Rem, na sa kanya galing tong enclosure. Halos lahat ng mga material ko, tong TS na to, sa kanya din, sa kanya kong din nakuha. Shoutout sa kanya. So, yun lang mga kanyubis. Ganito lang kasimple yung setup ko dito. At saka, ganun lang kadali mag-rehouse ng ating Pyrigalis. So, pag nagustuhan nyo itong video ito, hit nyo na yung like dyan at saka mag-subscribe na kayo mga kanyubis. So, salamat sa panunood. Peace!